Hello guys, so good morning, good afternoon, good evening. Kung sa mga kinakain ng mundo ngayon, shoutout sa inyong lahat. Welcome back sa channel natin. Content natin ngayon ay isa sa pinakamatagal at madami request sa akin dito sa channel natin. Ang gagawin natin ngayon is yung tutorial kung paano mag-install ng operating system. Yung step by step. Kasi kung mapapansin niyo doon sa mga previous na vlog natin, sa pag-build ng computer, is naka-pass forward yung mga pag-install natin ng operating systems. Ngayon, bibigyan natin ng time na step by step talaga siya, yung hindi siya naka-pass forward. So, para masundan natin. So, papakita ko sa inyo guys. Ito yung pinaka-computer natin. So, nilagay ko muna dito yung SSD na paglalagyan natin ng operating system. Ito, nilagay ko na siya. Actually, may nakalagay kasi dito na yung talagang ginagamit ko. Tinanggal ko muna yon. Ang advice ko sa inyo guys, if ever na may bago kayong build na computer, tapos may mga extra kayong mga hard drive or SSD, so tanggalin nyo muna yon. Ang ilagay nyo lang kung ano yung pinaka storage na paglalagyan nyo na operating system. Bago tayo magsimula guys, mag-intro muna tayo. Okay guys, so bago tayo mag-start ng tutorial ng step by step kung paano mag-install ng operating system, panoodin nyo muna yung upload natin, yung nauna dito sa video natin na to. So yun yung tutorial naman nyo kung paano gumawa ng operating system. So ito yun, ito yung operating system natin. So nilagay ko na siya sa USB, so bootable na siya. Okay, so yung tutorial ng pag-create nito guys, nandun sa naunang video natin. Ilalagay ko na lang sa description box yung pinaka link. Okay, so bago tayo mag-start guys, so ito na yung pinaka-bootable na USB. Nandito na rin yung pinaka-Windows 10. Ilalagay na natin dito sa system unit natin. So plug-in lang natin. Yan guys. So nilagay ko lang siya dito. I-start na natin yung system unit natin para mag-start na tayo ng tutorial. Okay guys, so ipapower on na natin yung system unit natin. Press niya lang yung F2 or yung delete para mapunta kayo sa BIOS. Ito yung pinaka-BIOS ng motherboard ko is ASUS. Ang gagawin niyo guys, pupunta kayo dito sa may advanced mode. And then yung boot. Dito sa option ng boot. Tapos makikita niyo dito, pag in-scroll down ninyo, yan. Yung boot option, merong 1, 2, 3, and 4. Okay? Yan. So, dito sa first boot, guys. Yan. So, ang gagawin natin dyan is yung target natin. Is yung USB. So, ito yun, guys. Yung UEFI na SanDisk. So, ito yung 16GB ko na SSD na ginawa natin bootable. Yan ang gagawin natin na first boot. And then, the rest, pabayaan na natin yan. Huwag na nating galawin. Ang importante kasi is makapag first boot tayo sa bootable natin na operating system. Pag nag-target nyo na dito guys, yan na bago nyo na, naging first boot nyo na yung pinaka-USB, yung bootable natin na Windows 10. So ang gagawin natin guys, i-click natin itong exit. Okay, and then i-click natin yung save changes and reset. So click natin and then okay lang natin. Yan. So magbo-boot yan guys sa pinaka USB natin na bootable. Okay? So wait lang natin guys. So hintay-hintay lang natin guys, mabilis naman 'yan. Okay. So ito lumabas na 'yung pinaka logo ng pinaka Windows 10 natin. So wait lang natin guys hanggang mag-loading siya. Yan. Okay. Makikita nyo, ito yung pinaka-screen niya na, pinaka-Windows 10. Makikita nyo dito guys, yung language to install, okay? So, mamimili kayo kung anong language nyo dyan. So, English lang yung nakalagay dito, yung option natin. So, okay na yan. And then, yung time and currency format, okay? So, English din ang kukunin natin dyan. Tapos, yung keyboard US rin. Wala na tayong babaguhin guys, okay? And then, pindutin natin yung pinaka-next. Okay, and then press na natin yung pinaka-install. So mabilis lang guys to, huwag nyo kayong mag-alala. So huwag kayong matatakot mag-install, okay? Pa naman tayong key, okay? So i-click lang natin itong I don't have product key. Okay, so later kasi guys, pwede nyo bilhin yung pinaka-license yan guys. So ang iniwala kasi natin dito sa operating system natin dito na sa bootable
isyung galing sa Microsoft, pwede natin siya magamit pero hindi siya activated. Tayo pa magpapalicense ito, pero magamit naman natin. Yun nga lang, hindi yung full features niya kasi hindi pa natin nalalagyan ng license. Pero kung gusto natin na magkaroon ng full license, sa full features, bibilan siya natin siya ng license. For the meantime, wala pa naman tayong key. Okay, so, i-click lang natin muna yung I don't have a product key. Okay, so click lang natin yan. And then, ito guys, mamimili tayo kung anong operating system yung pipiliin natin. Okay, so 64-bit, meron ditong home, and single language, education, and pro. Okay, so ang pipili natin guys, itong Windows 10 na Pro. After natin maklik yung Windows 10 Pro, click lang din natin yung next. Usually kasi guys, yun ang kinukuha ko lang, yung Windows 10 Pro. So, ito yung mga terms. Yan. Kung may time kayo, basahin nyo naman yan. Pwede nyo basahin yan. Okay, and then after na mabasa ninyo, para wala pa kayong time basahin, so pwede naman. So, i-click nyo lang tong may box dito. So, click. Yan yung accept the licensing terms. Okay, so after nyo makaklik yung box, pindutin nyo yung next. Ito guys, ang pipili natin yung custom install Windows only. Okay, yung advanced. Yan. Kasi pag dito guys, yung upgrade, ibig sabihin nito is meron na tayong previous or Windows, i-upgrade lang natin. Example, na Windows 8 tayo, tapos mag-Windows 10 tayo. So ito lang i-click natin. Tapos dito sa custom is yung Windows 10 lang talaga siya. Fresh install siya. Kiklik lang natin yan, install Windows only. So, dahil bago yung pinaka SSD natin, kunyari bagong bilhin yung SSD ninyo, ganito yung pinaka lalabas guys. Yan. So, wala pa siyang, hindi pa siya nagagamit. Gagawin ninyo dyan guys, is i-click ninyo yan. Yan, na-highlight ninyo. Tapos, nakikita kayo dito sa pinaka right side, merong new. So, kung mapapansin nyo guys, ito nakikita nyo unallocated, di ba? Space. Ang gagawin niyo, click nyo lang yung new. Tapos, naka-max na to guys. Ayan, naka-max na yan. So, apply nyo lang. Okay, and then press yung okay. Ayan, yung itong nakalagay dito yung system. Tapos, yung sa reserve. Tapos, ito yung pinaka-primary. So usually, itong yung pinakamalaking capacity niya na makikita ninyo. Maglalagay tayo ng operating system dito sa pinakamalaking capacity, sa primary. Click nyo na yung next. Ayan. Magdadirect na kayo dito sa pinaka-installation ng Windows 10. So hihintayin nyo lang ganyan guys. So yung speed guys, minsan ng pinaka-installation nito ay depende rin sa computer ninyo. Medyo matataas yung specs ninyo, mas mabilis yung installation nito guys. Okay guys, so ang ano ko lang, advice ko lang guys, so huwag kayong matatakot mag-install ng operating system kasi hindi naman itong makakasira ng computer ninyo. If ever naman na may babagawin kayo sa BIOS settings, yan, tapos biglang nagka-problema, may kita nyo naman dun, meron dun yung ano, yung default doon sa pinaka-exit. I-click nyo lang yun guys, yung default. Tapos babalik siya sa pinaka dating ano niya, default na settings. So nasa 64% na tayo. So napakabilis lang nito guys. Basta guys ha, ang importante guys, if ever na mag-install talaga kayo ng operating system nyo lang at may mga extra kayong storage na nakalagay sa system unit ninyo, tanggalin nyo muna yun. Okay guys, so ayan, magre-restart. So nag-restart siya guys, hintayin lang natin. Ayan guys, so nag-restart siya, tapos ito na guys, lumalabas na yung ano, pinaka loading na ng pinaka operating system. Basta hintayin nyo lang guys yan, basta step by step lang naman yan, hindi naman kayo maliligaw dyan. Okay guys, so normal lang guys yung nagre-restart yung computer ninyo ha, kasi ganyan talaga yung pag-install ng operating system.
meron siyang mga time na magre-restart talaga siya. Yan, kasi parang nilo-loading niya yung mga operating system. So, kinukumpleto niya yung pinaka-installation. Okay guys, so makikita nyo dito guys yung pipiliin natin yung pinaka-region natin. Okay, so pipiliin natin yung United States. Okay, so pero depende kayo sa inyo ha, kung ano yung gusto ninyo. Pero sa akin kasi isa ay United States. Okay. So, US. Click yes. Okay. So, dito guys sa want to add second keyboard layout. So, skip lang natin yan. Ito guys, importante ito guys. Huwag nyo munang i-connect sa internet. So, ang pipindutin nyo lang muna dito is yung nandito sa left side na I don't have internet. Okay, so i-click nyo muna yan. And then, continue with limited setup. I-click nyo lang ulit dito sa my left side. Lagay nyo na dito guys yung ano. Lagay nyo lang natin dito is admin na lang muna. Okay, so after na nyo malagyan ng username is click nyo na yung next. So yes or no lang dito guys. So basahin nyo lang kung ano yung mga gusto ninyo. Okay. Sa akin kasi yung ganyan hindi lahat naka yes yan sa akin din eh. Pwede nyo naman baguhin yan later. Okay, so click nyo lang yung accept. Accept lang din natin yan or pwede rin not now. So, pero sa akin, i-accept na natin yan. Okay, so magko-continuous guys yung ano niya, pinaka-installation niya para makompleto na. Okay, so ito na guys. So, tapos na kagad yung ano natin, installation ng operating system. Click lang natin later, okay? So, makikita niyo guys, ito na yung pinaka operating system natin. Okay, so, ito na yung pinaka Windows 10. So, kayo na lang guys ang mag-setup. So, kung gusto niyo ilabas yung ibang mga icon dito, example yung may computer, okay, so, click yung personalize, tapos Teams, desktop icon, okay. Check nyo lang yung mga box na to, okay. So, apply. Okay. So, lalabas na dito yung mga icon. So, ganun lang kasimple guys yung pag-install ng operating system. Guys, napakadali lang. So, sana man nakatulong ako sa inyo. Ito yung pinaka-bootable natin na nakalagay, okay. So, ito na yung pinaka-operating system natin. Dito na siya naka-install sa Drive C. Ito yung 120 na SSD na nilagay ko. Pwede nyo nang i-rename yan later. So, yan. Diyan siya nag-install yung operating system natin. Pag gaganyan guys, tapos meron kayong mga extra na hard drive, so pwede nyo nang ilagay. Shutdown nyo muna yung computer, tapos ilagay nyo na yung mga extra nyong hard drive. Para lumabas na rin dito. So, ang akin kasi, kaya pinapatanggal ko muna yun para hindi nyo accidentally na ma-delete or ma-format para hindi magka-problema. Okay guys, so after ninyong makakompleto yung installation ng operating system, example nitong Windows 10, install nyo naman yung pinaka-driver, yung mga driver ng hardware para makompleto na yung pinaka-installation ninyo. Tapos kung may time din kayo, install nyo na rin mga basic application. Okay guys, so kung nag-enjoy kayo at nagustuhan ninyo yung content natin for today sa mga bagong bisita sa channel ko, sana huwag nyo kalimutan mag-subscribe tapos papindot ng bell button. Tapos huwag nyo rin kalimutan pindutin yung pinaka-all para updated kayo sa mga videos na aking i-upload. Okay, so hanggang sa muli natin pagkikita, maraming salamat. Thank you!